Responsibilidad. Kami po'y nababahala talaga sa mga pagkakataon. Ang operasyon. Yun ang malinaw ang pagkakataon. So yun nga, ito na. They turned on their sound system. Napakaingay na dito. Pero sa aking likuran, makikita ninyo ang mga KOJC missionary. Isa ang kanilang sigaw, justisya para kay Pastor Apollo C. Kibloy at justisya para sa buong Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, kahit kami mga media ay hirap na makapasok doon sa loob ng KOJC compound. Yung mga KOJC missionary na nandito sa labas, hindi na pwedeng makapasok sa loob. So, this is a clear harassment, political harassment na mula dito sa mga Philippine National Police. And sa ngayon, ongoing nga itong prayer rally para ipanawagan itong pag-step down ni Bongbong Marcos Jr. at ng mga kapulisan na umalis na sila dito sa loob ng KOJC compound dahil nagkukos sila ng fear at ang ginagawa nila ay harassment sa mga KOJC missionary. So, isang tanong lang, kasi doon sa dulo, malapit sa airport, parang may hindi pinapapasok. Makikonfirm lang kung yan ba ang nangyayari. Pinipigilan nila yung mga tao. Admar, sa ngayon kasi hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa harap ng compound natin sa isa pang isa pang gate. Pero sa pagkakaalam ko, merong nagkakaroon na ng build up ng traffic dahil nga dito sa dahil ang isang lane ay okupado ng mga sasakyan ng mga kapulisan. And nandito na rin ang ating mga kapatiran, yung mga KOJC missionary, yung mga members all over Davao City para isigaw, manawagan, natigilan na ng Philippine National Police yung kanilang harassment dito sa KOJC missionary. At Mar? Okay, balikan ka lang namin maya-maya si partner Hannah, nandun din mismo sa crowd. Maraming salamat si Jason Rubrico, no, at doon sa bastos na nagpatugtog nung sa PNP. Di ko lang alam kung anong purpose nun. Kay Eric? Brother Admar, Master Judea, ang gamit nila dyan ay LRAD. Illegal po yan, ha? LRAD is a long-range audio device. Ginagamit yan pang basag ng airdrum at panabotahe sa mga demonstrasyon. So, hindi ka makakapagsalita dyan kasi hindi ka maririnig, no? You will drown out. Ngayon, nagmamarcha na ang mga tao. Nakikinig tayo, nakikita tayo, napapakinggan tayo, Brother Admar. Huwag nating magpapikto dyan sa LRAD nila, yung kanilang pangbingi, sapagkat mas bingi, mas lulunurin sila ng poses ng mamamayan. We are now calling again to the moral duty of every Filipino, lalo na po sa Davao, mga barangay captains, mga city councilors, nagsalita na, Mayor Basti Duterte, and of course, hindi natin mapipigilan na ipanawagan na ng tangbayan na pangunahanan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon sa Davao. After all, she is the daughter of Davao. Anak siya ng Davao at kailangan siya ng taga Davao. Hindi na po ito pwede ang ginagawa ng PNP, pangbabastos, pananabutahi, pananakit. Ang mga polis na ordinaryo po, iwan niyo na po si Marvil, si Abalos, si Marcos at pati si Tore. Bring yourself and your profession and commitment to serve the country on the side of the people. Kaya nananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa. Sir, dalhin mo na po ang Senado, ang committee hearing sa Davao ngayon. Baka hindi na itong matatapos nila Abalos at Marcos. Well, let's join now, Senator Bato de la Rosa, dito sa pagtitipon at pag-aalsa ng taong bayan. At nananawagan po tayo sa lahat ng mga barangay officials in Davao City. Nananawagan po tayo sa mga estudyante, kabataan, simbahan, at iba pa po na nasa Davao ngayon. I-protect po natin ang mga mamamayan, i-protect po natin ang kababayan natin, Kingdom of Jesus Christ, i-protect po natin ang mga sibilyan, kabataan at kababaihan na dinadahas, sinasaktan ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, puputulan ng kuryente, tubig, gamot at mga pagkain. Wala na pong ibang matakbuhan ang mamamayan, kundi ang sariling kababayan natin. Iligtas po natin ang mga kababayan natin sa terorismo ni Marcos at ng kanyang mga pulis na bulag sa kapangyarihan, ginagahasa ang taong bayan. Davao right now is developing into the center of people power. Sambayan ng Pilipino, buong daigdig at buong Pilipinas, nasasaksihan po ninyo ang pagiging panganganak ng kasaysayan ngayon. Ngayong gabi, ipinapanganak muli ang kasaysayan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa Davao City. Coach Oli, you rejoinder. Ako po ay overwhelmed ng emotion at natutuwa ako na maraming mga sektor na
ang namumulat at nagsasalita at naninindigan. Back to you, Coach Oli and Brother Admar. Coach Oli, are you still there? Mm-hmm. Nawala si Coach Oli. Coach Oli. Pero kapansin-pansin yung... ano kanina ha, yung signal din. Yung sa airport side? Dyan sa loob, no? So kasalukuyan nakikita natin mga kababayan, ka-Eric, yung top shot at mismo yung sa crowd mismo, no? Nang dyan po sa harap lang ito ng Kingdom of Jesus Christ compound. At tuloy-tuloy yung pagdami nito, ka-Eric. Hindi lang ito mga members ng ano ha, ng KOJC, mga Dabawenyo, at welcome ito sa lahat. Sa lahat na nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal sa bawat Pilipino, at nagnanais lang na magandang pamumuhay sa ilalim ng matinong pamumuno, ka Eric. Yes, tama ka, Brother Admar. At ito ay lumalaganap na, no? Tumitindig na po at nagkakaisang sambayan ng Pilipino. We are calling on the Philippine National Police, mga matitinong generals. Iwan niyo na po si Abalos at si Marvin at pati si Marcos. We are now calling on the Philippine Armed Forces of the Philippines. Huwag niyo pong hayaang saktan at lapastanganin ng mga pulis ni Abalos, ni Marvin at ni Marcos ang taong bayan. This is now a solidarity calling for justice and rescue and protection sa mga kababayang Pilipino na ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. This is now a call of the Filipino people, Marcos resign, at pati po si Abalos, si Marvin at si Tore, at aarestuhin dapat sila ng taong bayan at palayasin sa poder at mapanagot. Tuloy-tuloy po kayo, tuloy-tuloy po tayo. Ito po ay nagaganap na sa buong bahagi ng Pilipinas, at marami na po ang lumalabas, Coach Oli at Brother Admar. Punong-puno po ang aking Viber messages at Messenger sa pakikipagkaisa at pagkilos ng mamamayan. Unti-unti po, this will now become the day of the born or the birth of history in Davao City for people power again, para i-redeem mga ating bansa. Ka-Eric. Yes. Ka-Eric, ito na yung matagal nating inaantay. At Brother Armand, Admar, ito na po yung matagal nating inaantay. Ito na. Ito na. Sana pumunta na sila dito. Pinapayuhan natin ang mga taga-Davao na itong area na to ay wag na kayong dumaan dito, kasi sinera na to para ito ay mag-mistulang isa. Ito na po, dito na po tayo mag-people power. Nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan nyo na si Tore, dahil dadag sana ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time, iwan nyo na dyan si Tore. Dadami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, kung, ewan ko kung narinig nyo, pero ang lakas na po dito. Ako po ay wala sa kalsada at ako nga ay excited. Pagkatapos na pagkatapos nito, kaya...